Sa halip na magunahan, nagtulungan ang 18 mamamahayag na sakay ng barkong pumunta sa Ayungin Shoal para matagumpay na makunan ang pagdadala ng pagkain sa mga sundalo doon. Sundan nga natin ang kwento ng palihim nilang biyahe at peligro mula sa mga barkong Chino sa pagbabandila ni Shara Zambrano. Sikreto ang misyon mula simula hanggang dulo. Bawal kaming magsabi sa iba kung saan kami pupunta. Bawal ding ipahalata na may bumabiyaheng media. Yung pupunta nating lugar, hindi pwedeng makitang pumapasok tayo. Kaya nagpaabot muna tayo ng dilim bago natin gagawin itong biyahe. Pumalaot kami sa dilim. Bawal magbukas ng ilaw ng kamera. Sa laot kami tinagpo ng mga sundalo. Saka hinati ang media sa dalawang bangka. Para sakaling harangin sa dagat ang isang barko, may chance pang makalusot ang pangalawa. Ang problema, tanghaling tapat kinabukasan, nasira ang isang bangka. Pero isang pinakalan po namin is cancel muna po namin yung mission. Abort namin yung mission because putol po yung something namin. Kinailangang ilipat ang mga kasamahan namin papunta sa AM-700. Mga namumutla na sa hilo dahil 3 oras nagpalutang-lutang. Habang nasa biyahe, walang gumamit ng telepono sa takot na ma-detect ng China at masira ang misyong makarating sa Ayungin Shoal. Kaligtasan muna bago ang kompetisyon. Napagkasunduan ng media na huwag munang magbabato ng storya kung hindi iniipit o hinaharang ninuman. Kinonsulta ng grupo ang mission head kung paano ba malalaman kung may nanggigipit na sa amin. Bawo, ang tawag yun, bawo. Okay. So kailangan makita na na-obstruct na vessel nila. Para masabi natin na ayaw nila tayo pumasok. Kaya nag-abang ang lahat ng mamamahayag hanggat pumihit ang isa sa mga Chinese Coast Guard vessels at humarang sa daanan ng barko ng Pilipinas. Ito na ang hudyat, harassment na ito. Sa harap ng misyon ng mga sundalong dalahan ng pagkain ng kanilang mga kasamahan, nagtagumpay din ang mga mamamahayag sa misyon nilang makuha ang mga kwento mula sa West Philippine Sea. Para sa Bandila, Shara Zambrano.